Ngayon guys, maglilinis tayo ng muff sensor ng Toyota Innova gasoline engine. Ito, madali lang naman to. Hindi katulad ng iba na mayroon pa kasi. Ito, dalawa lang. Dalawang tornilyo lang kailangan. Nga pala guys, ang pag may problema yung ating muff sensor, minsan napapansin natin malakas yung ano, pag lumakas na yung gasolina natin, yung consumption. Yan yung isa sa mga dahilan pagsira ang ano. Tapos sa ibang engine naman, pagsira ang muff sensor, yung RPM hindi gano'n naakyat, tapos mabagal ang takbo nyo, hindi naaabot na 60, 70, yan, hanggang dyan lang siya. Hindi mo na siya maihahataw, katulad ng aabot ng 100. Ayun, 100 pataas, yun guys. Ayun, isa sa dahilan na pagsira ang map sensor mo. And guys, subukan natin, ano, ignisan. Tanggalin natin. Tornilyo lang naman to. Yung iba mahirap tanggalin kasi star yung screw. Kumbaga lima. Ito, mabilis lang to. Madali lang to. Una muna guys, tanggalin natin to. Itong connector na to. Ingat lang tayo, baka maputol. Kuha tayo ng medyo matalas na ano, pansungkit. Guys, nakakuha na tayo. Kunti na lang natin to. Sungkitin. Para hindi masira. Maputol. Para maingatan. Tanggalin natin ito. At isa rin yun minsan guys, pag ano, kala natin defect na siya o sira, dahil makikita natin minsan madumi. Makikita natin pag binuksan natin madumi. Ibig sabihin, lilinisan lang natin. Huwag muna agad-agad tayo magpapalit ng mga ganito guys, kasi ano, hindi naman agad-agad nasisira ito. Lalo na kung hindi naman nagsushort o mga ano. Nagsishort, hindi, lalo na hindi naman nagsishort dito sa mga wirings. Kaya naman malinisan. Naayos, makatulad nung ano, nung Starex ko dati. Hindi siya naandar, sira niya. Ang sira niya dati, ano, hindi siya na, pag umaga, hirap siya umistart. Then, pag, basta hirap siya umistart sa umaga, tapos pag tanghali, medyo nag-i-start. Ngayon, pag nag-i-start na yun, dire-diretso na yun. Tapos sa umaga, ganun naman uli. Minsan pinapamoy ko ng gasolina yung intake. Yung Starex ko, pinapamoy ko ng gasolina para lang umandar. Ngayon guys, yung iniscan ko yung sasakyan. Bale, nakita na error yung ano, fuel, sa fuel lines, fuel pressure sensor. Ngayon guys, ang ginawa ko, kasi ang lumabas dun bale, tatlo. Map sensor, camshaft sensor, tapos fuel line, yung ano, yung bali tatlo lumabas doon na pressure sensor, tapos fuel rail pressure sensor, yun yata yung magkasama, tapos map sensor tsaka crankshaft. Ayun guys, ang ginawa ko doon pa, yun ko lang, nilinisan ko lang. Wala akong ginastos doon guys. Kaya pag may problema yung ganun nyo, subukan nyo muna linisan guys yung mga sensor nyo. Kasi minsan madumi lang siya. Yun, tip ko lang sa inyo guys. Ganun, para hindi kayo sa pagpapagawa. Kasi minsan pag sa pinunta nyo sa mekaniko guys, yun, kung ano-ano mga sinasabi na. Kung ano-ano mga sira ng kanilang pinagbibintangan, ganito. Ganito daw, ganito doon. Ngayon, pag pinalitan na ito, sira pa rin naman. Ganun pa rin, maghahanap uli ng panibago. Di, yari yung pera natin. Di, masyadong, ano, masyadong nang mahalang magagastos. Kaya yun guys, ganun muna. Pag may nagpa-scan kayo, pag may problema sa sakyan nyo na, lalo na di computer, siguraduhin magpa-scan kayo. Huwag kayong basta-basta titira. Huwag nyo papatira sa mekanikong manghuhula. Ayan guys.
mas maganda yung sigurado yung may scanner para natutumbok kung saan banda, kung saan yung sira. Yun guys, pag ngayon natumbok siya, yun sabi ko nga sa inyo, linisan nyo muna. Subukan nyo muna linisan. O mas maganda guys, meron kayong sariling ano, sariling scanner para kayo na mismo mag-DIY ng kanyang sasakyan pag may problema yung mga sensor. Linis lang yun. Ito guys, subukan natin ito. Linisan. Yan nga, sinasabi ko sa inyo, one of issue ng ganito pag siram up sensor. Ayun, malakas sa gasolina. Kahit sa diesel guys, malakas ano. Tapos mahina humatak. Ganun. Silipin natin ito guys. Ito guys, oh, madumi. Kung makikita nyo yan, madumi. Para na siyang ano ng carbon yun. Kung makikita nyo siya. Dito sa kabila, kulay. Medyo may kulay na parang ano. Dito sa kabila, black na eh. Kung makikita nyo sa camera guys. Ayan guys, yan lilinisan natin. Tsaka yung sa loob. May mga ano yan sa loob eh. Parang maliliit na wire sa loob. Lilinisan natin ng guys ng electronic cleaners kasi kung gagamitin natin yung mga tulad ng brake cleaner, masyado matapang yun eh. Tapos katulad ng carb cleaner, eh, hindi ko alam kung pwede yun, pero matapang-tapang din yun. Kaya itong pang electronics, electronic contact cleaner ang gagamitin natin para ano, malinis. Tapos guys, patutuyuin natin. Ngayon guys, linisan natin. Pati sa loob. Kasi pag nasira itong ganito, masyadong mahal din. Mahal din to guys. Kaya, ingatan natin. Ngayon guys, may kulay na siya. Hindi katulad kanina, itim. Masyadong brown. Ah, masyadong black. Gawa ng carbon, carbon deposit. Guys. Patutuyin na lang natin 'to, guys. Tapat na sa electric pump para mabilis mo 'to. Yan guys, tinesting natin pag walang map sensor. Ganitong itsura pag ano, pag sira yung map sensor mo. Ngayon guys, irerev ko hanggang nasa 3K lang ito. So, ayan o. Kita ko nanginginig. Hanggang 3 lang siya. Tapos nakalabas yung check engine guys. Yun yung ano, minsan. Yun yung minsan na common natin na makikita pag sira yung map sensor. Ngayon guys, binalik na, babalik na natin kasi medyo tuyo na yung map sensor. Kaya guys, katulad kanina yung napanood nyo. Pagsira yung map sensor natin, hanggang 3 RPM na tapos inuubo. Hanggang dun lang siya guys. Pero pag buo yung RPM, yung map sensor niyan, ahataw niyan. Hindi lang hanggang 3, hanggang 5, hanggang 6. Ganun siya guys. Ngayon babalik natin guys. Eh, binaklas ko muna guys, chinek ko rin to kung okay, kung madumi. Kaya nakabaklas. Eh, malinis naman guys, ibabalik ko na lang. Tapos, eto, tinignan ko rin kung madumi yung throttle body natin. Okay naman. Hindi pa naman madumi. Pero, one day lilinisin ko yan. Guys, balik natin. Yan guys, oh. Ito na, tuyo na. Kabit na natin. Yan guys, hindi ka naman magkakamali. Tinesting ko lang, hindi ka naman magkakamali ng pagkabit, oh, kung baligtad o hindi. Kasi hindi naman magkakasya sa kabilang side. Yan guys.
Balik natin tornilyo. Yes. Balik natin to. Okay na. And guys, testing natin pander. Testing natin. And guys. Okay, so lumagpas ng 4.5 RPM. Kunting ganun ko lang. Kanina, yung tinanggal natin, kumbaga kung defect yung ating map sensor, hanggang 3K RPM lang siya. Tapos uubo-ubo yung gagawin siya. Ganun yung tunog niya. Pero ito, sasagad pa ng 6. Kaya na ito. Ibig sabihin, okay yung map sensor natin, guys. Yung guys, ganun lang kadali maglilinis ng ating map sensor para na rin yun maaari na rin makatipid tayo pag nilinis natin yung map sensor, kasi ibig sabihin pag malinis yung map sensor natin, magiging good yung ano, yung calculation ng air and fuel mixture natin, kasi siya yung magsisend sa computer na ganito yung lang yung hangin na napasok, ganito lang yung kailangan mo inject na fuel. And guys, ganun, natutunan mo kayo na kahit paano kung paano maglinis ng map sensor. Ayun lang, pag may top ako, nagkaroon ng check engine yung ano niya, ano nyo, yung dashboard nyo, pa-scan nyo agad, huwag kayong pupunta sa ano, sa yung walang scanner, yung mga hula-hula. Minsan kasi dun tayo nadadali, dun tayo nagagrabihan ng ano, ng gastos, at sasabihin natin napakagastos naman ang sasakyan natin. Kasi guys, napupunta tayo sa mga maling mekaniko. Dapat ang mga hanapin natin mekaniko yung may ano, common sense. Kasi pag magaling ka mekaniko, maano yung common sense mo. Kumbaga, mas maganda yung ano, yung experience, yung may common sense kaysa doon sa may experience. Kumbaga, kung pag-aanin mo siya, kung pag-kukumparahin mo siya. Common sense, ibig sabihin, alam niya lahat kung anong function, kung bakit ganito. Ibig sabihin, magaling siya mag-analyze ng mga ganyan. Pero kung pupunta ka doon sa ano, mga hula-hula, halimbawa, por kinaubo-ubo, sabihin na, ano na, sira na fuel pump, mga ganun. Hindi yun, maraming, ano eh, maraming dahilan kung bakit ganun. And guys, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa, ano, sa panonood niyo. Sana may natutunan po kayo kahit konti lang. Ayun. Hanggang sa susunod na video natin, tutorial, mga DIY. And guys, katulad ng komento ko sa inyo, hindi ako gumastos, ako lang. Ako lang yung tumira. DIY lang din. Baka bumili kayo scanner nyo para kayo na lang mismo mag-DIY. Subukan, pag ano, linis lang muna kayo, huwag kayong pupunta agad sa mekaniko. Tingnan nyo muna kung ano yung, error code ng ano. Pag nakita nyo na fuel map sensor, linisan nyo muna. Pag nakita nyo yung crankshaft sensor, linisan nyo muna. Nakukuha kasi minsan yun doon guys eh. Pero yung iba ayaw nun maglilinis. Gusto nila palit bago eh. In case na halimbawa yung mekaniko nagpapalit ng bago, syempre maaari, sabi mo sira na to, iwan ko na lang to sa inyo guys. Yung lilinisin lang yun, pero may bibenta nila guys. Yun yun eh, yung tactics nila eh. And guys, maraming salamat sa hanggang sa susunod na video. Maraming salamat ulit.